Kinilala raw ni Chief Justice Maria Lourdes Reno na may mabuting epekto ang martial law kung may patutupan ng tama. Pero paalala niya, anumang kapangyarihan kapag sumobra ay maaaring magresulta sa pang-aabuso. Nakatutok si Lia Manyalam del Castillo. Nasa pangulo man daw ang kapangyarihang magdeklara ng martial law, nasa kamay naman ng taong bayan ang kapangyarihang matiyak na hindi ito mauuwi sa pang-aabuso tulad ng nangyari noong 1972. Yan ang mensahe kanina ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagtatapos ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University. As we face the days following President Duterte's declaration of martial law in Mindanao, it behooves us to ask what we can do in the present with the time that is given us to ensure that the horrors of martial law that followed the 1972 declaration do not happen again. Kinikilala naman ni Sereno na kung maipapatupad ng tama, maaaring makabuti ang martial law. If President Duterte and the aforementioned government authorities avoid the gross historical sins of Mr. Marcos and his agents, then our country might reap the benefits of the legitimate use of the provisions on martial law in the 1987 Constitution. Pero hindi raw pwedeng sabihing walang basihan ang mga agam-agam tungkol sa pagdedeklara ng batas militar. We must remember that these apprehensions were created by former President Marcos and the martial law that followed his 1972 declaration. May puna nga ang punong mahistrado sa mga anyay nangyayari ngayon. These are times when everything that can be shaken is being shaken. When institutions are being challenged to their very foundations and basic ideas of decency and human dignity are being violated with great impunity. For today, people's fundamental human rights and freedoms, the core of our democracy, face grave and blatant threats. The culture of impunity is on the rise. People are pressured to favor the easy choice over the right choice, expediency over due process, unlawful termination of human life over rehabilitation. Maaring umabot sa Supreme Court ang issue ng pagdedeklara ng Pangulo ng Martial Law sa Mindanao at kung legal ba ang naging basihan nito. Pero tumanggi na muna si Sereno na magkomento rito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.